So magandang araw ka, Bole. Sa video na ito, may pag-uusapan po tayo ng trade rumor. And itong rumor na ito, very very interesting kasi yung mga usually po na-involve sa mga rumors po na pinag-uusapan natin, hindi daw po sila involved dito sa trade rumor po na ito. Kabola, and again po, pag mga trade rumors po pinag-uusapan ang ginagawa po natin, sinecheck natin kung logical ba, kung ito po ay iisipin po ng mga teams po na binabanggit doon, and of course, using those analysis, of course, we will decide kung dapat ba natin paniwalaan po hindi, kabola, itong trade rumor po na ito. So sa mga hindi po po nakasubscribe, kabola, pakipindot naman po yung subscription button. So ito na nga po yung very very interesting na trade rumor by PBA on the go, an upcoming blockbuster trade that would shock the PBA world. No MVP or SMC teams po na involved. So very very interesting, di ba? So no MVP or no SMC teams na involved. So it means wala pong TNT Trawbanggiga, walang Meralco Bolts, walang NX Road Warriors, of course walang San Miguel Birimin, walang Barangay Ginebra San Miguel, and then walang Magnolia Hotshot. So lahat daw yun hindi po kasali po dito sa pangyayari po na trade. Now, of course, malamang matatanungin ninyo, paano naman yung mga farm teams, di ba? Of course, Terra Firma Jeep and Northport Batang Bear connected sila sa Sunmere Corporation, while Blackwater Elite connected naman po sila dito sa MVP Group. Now, let us be technical muna and let us assume na, of course, yung mga yun is mga possibility pa rin po na maging part po nito. Nevertheless, of course, ang magiging focus natin yung mga independent teams, kasi usually sila naman po yung mga gumagawa ng trade with each other, di ba? Like Alaska and Phoenix, na kailang trades na po sila between the two of them. And then of course Rain or Shine, willing naman po yan na makipag trade ka ba? So tanong ngayon, blockbuster trade yan. So kapag blockbuster trade, of course yung mga kilalang name o yung mga stars po ang involved dyan. And if we consider po itong tatlo lang muna, Alaska, Rain or Shine and Phoenix, sino ba yung mga star players po na nandyan? Of course, we are talking about Jaron Teng, Matthew Wright, Chris Banchero, Bo Belga, JB Mo Conray ng Batak, Gabe Norwood. Sila po usually yung mga big names actually po na involved sa mga independent teams po, na pwedeng kapag sila po involved doon sa trade, eh pwede mo masabi po na blockbuster yan. So, between this group of names na, di ba, pwedeng ka nang mag-build up ng potential po na trade na tinutukoy dito. Like halimbawa, sa Rain or Shine tayo mag-focus. Sa Rain or Shine kasi, palagi pong part ng trade rumors in the past few years itong si Bo Belga, di ba? Pero ang galing-galing nga ng Rain or Shine, eh, they still manage to keep him, ano? I don't know how, pero they have this ability to keep Bo Belga, even though of course, malamang mas malaki pa rin ang pwedeng offer po nitong mga big conglomerates po na part ng PBA, pero nare-retain pa rin po nila itong si Bo Belga. So, is there a possibility po that Bo Belga could be part of the trade? And of course, Bo Belga can be utilized po by Alaska Aces. It can also be utilized by Phoenix. Well, sa Phoenix naman, of course, matagal na po naru-rumor itong si Matthew Wright na gusto rin po na magkaroon ng mas magandang kontrata sa ibang team. And other rumors po actually about Matthew Wright and Phoenix. So, pwede rin siya yung binabanggit dito, lalong-lalo na nga po at palakas po ng palakas. Ang rumor po kabola na ito nga po si Matthew Wright ay lilipat din po sa Japan B-League. And sa Alaska Aces naman actually, wala na masyado. Kasi si Vic Manuel dati yung talagang part po ng mga trade rumors po na binabanggit from Alaska Aces. Pero still, the possibility that they trade a star, which para sa akin, currently sa lineup nila si Jaron Teng na lang po is pwede pa rin. So between those three, pwede po actually gumawa ka na ng trade eh. Nagkalimbawa, Phoenix and Rain or Shine, is there a possibility of an exchange like Bo Belga, and then maybe they will add some of their young guards, or kahit siguro si Rain ng Batak, kasi kailangan po ng gwardiya ng Phoenix in exchange for Matthew Wright and Justin Chua. And Justin Chua kasi was part po of the recent trade rumor na parang gusto ata daw ilipat po ng Phoenix. So parang ganyan, Wright, Chua for Belga ng Batak, and maybe Rain or Shine will add first round pick siguro, knowing nga po yung level ng isang Matthew Wright. I think this is a good trade to analyze, and I think if we analyze this deep naman, mag-end up pa rin siya as a fair trade between the two teams. And what happens here is that Rain or Shine will get a top tier player in Matthew Wright, and they have this better quality of retaining players, while itong Phoenix naman, they will get players po na may long term contracts na po, di ba? So
mas mapapadali sa kanila yung kanyang team building kasi secured na ito, makontrata na itong dalawang players po na ito po kabola. So pwede itong trade na to. While Alaska Phoenix naman, what could be the potential trade for these two? Could be a simple exchange of Geronting and Maturite, pero questionable sa akin, nagugustuhin po ng Alaska na kunin si Maturite, knowing nga po na mas malala po yung problema nilang financial kumpara dito sa Phoenix. So mahirap isipin na mas gugustuhin po nilang makuha yun si Maturite, knowing that they are very secured now with Geronting. Nevertheless, what could be a potential trade actually is for Phoenix to double down on their hope of contendership and again trade their next pick, yung pang 2023 po na kanilang draft pick, to get another quality player. Pwede naman yun, like they may want to add an Albotrotter, di ba? To get another quality big man po sa kanilang lineup. Pwede pong magkaroon po ng ganyang trade kabola para po lumakas pa itong Phoenix if they badly wants po to contend and get that championship. While Alaska and Rain O'Shine naman, again, I cannot see Alaska kasi talaga getting a star quality player right now. Now, one possibility is maybe for them to trade Geronting to Alaska and maybe get one or two of the young guards ng Rain O'Shine and then a pick out of them. Diba? Pwede pong ganun ang mangyari so that yung financial cost po ng Alaska mas lalo pang bumaba and they also get younger. Pwede rin po magkaroon po ng ganung trade. So yung mga possibilities po na trade between these three independent teams. Now kung i-conclude or i-include naman po natin yung mga farm teams, assuming nakabina sila, actually mas dadami pa yung possibility. Like halimbawa, how about Northport deciding to trade Robert Bolick to Blackwater so that ito pong si Robert Bolick ay makabalik po sa kampo ng MVP group. Pwede rin naman, diba? Like, can Blackwater trade their upcoming first round pick, which will surely be the number one pick of the upcoming draft, in exchange for Robert Bolick? I think the MVP group through Blackwater should really think about it, diba? Kasi Robert Bolick is really playing out of his mind right now. And he's very young at papasok parang po siya sa prime ng karir niya. So, I think it will be worth it to give up that first round pick of Blackwater, even though that could mean also na hindi nila makukuha itong si Justin Baltazar halimbawa. So pwede rin pong ganyan yung mangyari, di ba? For them to get po Robert Bolick. Ano pa yung mga potential po na trade? Of course, nandyan pa rin naman ang Terra Firma, like Joshua Munzon. Could he be traded to Northport halimbawa? And before siya matrade sa iba, sa mga San Miguel Corporation teams, so pwede rin po magkaroon po ng ganong klase po ng trade. Or siguro si Maturite being picked by one of Blackwater or Terra Firma, diba? Para mangyayari kasi kukunin muna ni Terra Firma at ni Blackwater itong si Maturite, maybe to get some hype po muna before they are, he will be traded to one of this MVP group or San Miguel Corporation, diba? Pwede pong may magkaroon po na klase po ng trade. Like Terra Firma has a lot of trade bullets. They have Joshua Munson, they have also their fix, and of course Blackwater, they have two additional picks po for this upcoming draft, San Miguel and TNT, and then of course nandiyan po yung kanilang upcoming po na number 1 pick. So overall, very interesting po na trade rumor, and let us see kung may magaganap nga po na trade na blockbuster na hindi po involve ang San Miguel Corporation at MVP group. Ikaw ba sa palagay mo? Paniwalaan ba natin to? Hindi, comment lang po sa baba.